Yeah, hello. Init to. The power of the sun within your grasp. Ah, parang si Doc Ock, no? Totoo nga naman, napaka powerful ng araw, no? Isang araw lang daw na ganito kainit. Kung tutusin, kayang suplayan ang pangangailangan ng buong Pilipinas. Isang araw lang na araw. Pag kung yan, makapture lang natin yan, isang araw lang yan. 24 hours. Kayang supply ng kuryente ng buong Pilipinas sa isang taon. Isipin nyo yun. Tapos hindi natin siya makuha-kuha. Kasi nga naman, solar panel, napakamahal. Pero, good news, nangalahati na ngayon. According dun sa kumpare kong nagkakabit ng solar, kalahati na lang daw. Estimate ko sa inyo, siguro, more or less, 1,000 watts o 1 kilowatt. Gagastos kayo ng mga more or less 100K. So, sinabi ko, nangalahati ang presyo, pero hindi ko sinabing mura pa rin, no? Pero kailangan nyo kasi ng 1,000 watts. Alam nyo kung bakit? Kasi gusto nyo makatipid sa aircon. Mainit eh. Aircon. Ilan ang aircon ngayon? 700 watts. Kayang-kaya yun ng 1,000 watts. May sobra pa. Refrigerator nyo, kayang patakbuhin. Yun ang naman ang mahal sa kuryente, diba? So, kung may 1,000 watts kayo, pwede na. Kaya lang maganap kayo, kung i-DIY nyo yung mga yan, mas mura. Tignan nyo to, itong solar panel na to. This is, of course, Bosca. Bosca, made in China. Pero German technology daw siya. Tignan natin ha, ginagamit ko to noon. Hanggang ngayon, tignan natin ha, kung ilan ang power na kaya niyang ibigay sa atin. DC na to. Ibig sabihin, kung ano yung nakukuha nyo sa baterya ng kotse, yun na rin ang lumalabas dito. Wala nang conversion na kailangan. Kaya ang ginagawa dito, kinakabit to sa mga baterya para sa gabi, meron kang kuryente. Eh, tandaan nyo, ilan ba nagagawa na ano bang naikakabit ng, sa baterya ng kotse? Di ba napakarami? Pwedeng radyo, pwedeng ilaw, pwedeng busina, pwedeng electric pan. Alam naman natin yun, kayang-kaya yun ng mga baterya ng kotse o baterya ng jeep. Ngayon, kung mas marami kang baterya na i-charge dito, mas matagal, aabot ka ng magdamag. Kinabukasan, mag-charge ka na naman sa pamamagitan ng araw. Kasi may mga bansa na wala naman silang masyadong araw eh. Tayo lang ang sineswerte na may ganun, na mainit. Dapat sana samantalahin natin yung init ng panahon. Diba? Pwede tayong kumuha ng kuryente dyan. Energy. This is 12 volts. Tatakbo to sa baterya ng kotse. Tignan natin kung ilan ang output niya. So may metro ako dito. Ilalagay natin siya sa DC. Hindi yung comics ha. Hindi yung superhero. DC, direct current. Ibig sabihin kung ano yung lumalabas sa baterya. Kasi yung AC, yun yung nakakabit sa Meralco. Alternating current yun, 220 volts. Ito ang kailangan natin talaga, DC. Kasi kailangan natin ng baterya para pagkagabi, may power pa rin tayo. Ito yun, may positive and negative. Kasi yung AC wala eh. Yung sa bahay, wala yun. Walang polarity. Ito, DC meron. So ikakabit mo yung pula sa pula. Ito ay diretso sa solar panel ha. Ayan, nakikita niyo ba kung ilan ang kuryente natin? Ang kuryente natin ay 20 volts. Imagine that, 20 volts. Ang dumi-dumi pa ng solar panel, meron na tayong 20 volts. Sinasayang natin to. Alam niyo ba kung ilan to? 20 watts. 20 watts lang. At alam niyo kung magkano? Ito ay 1,000 pesos, 20 watts. Haha, sa init ng panahon, nagre-reklamo yung telepono. Okay, meron tayong 20 watts ha. Ngayon, ang dumi-dumi niya, di ba? Ang maintenance kasi nito, alam niyo parang sa Mars rover, yung solar panel niya. Pag nadudumihan, humihina.
Kaya ginagawa dyan, pinupunasan. Yan ang maintenance ng solar panel. Kailangan nyo yung punasan. Ngayon, kung isa lang solar panel nyo at ganito kalaki, walang problema ang punasan, no? Ngayon, oh. Woo! Oh, appear. Madali. Madaling i-maintenance. Kaya nga lang, pag nakakabit na yan sa bubong, lagot. Lagot ng hangin. It's a tornado. It's a tornado, man. Look. It's a tornado. Diba? Madali lang sana i-maintenance. Kung nasa lupa, no? Kesa rin nasa bubong. Kasi pag nasa bubong, kung wala kayong access doon sa solar panel nyo, kailangan nyo pa magtawag ng tao para linisin yung solar panel nyo at least once a month. O depende sa kung gano'ng kaalikabok yung lugar nyo. Kasi malalaman mo yan, bababa yung charging rate. Meron tong yung controller. Bababa ang charging rate. Kasi ang nangyayari dito yung controller, siya ang magmimintina ng pagja-charge. Kasi baka ma-overcharge yung system, yung battery. Ma-overcharge, masisira, sayang. Tsaka FYI, ha, pinakamahal pa rin na pyesa nito hindi yung panel, kundi yung battery. Ang mahal ng battery, halos kalahati. Kalahati ng system ay battery. So, kasi off-grid eh. Pag magsusolar ka sana, off-grid. Pero meron din tinatawag na net metering. O, magbebenta ka sa Meralco. Sasaksak mo yan sa Meralco. Kasi sa gabi, kung wala kang battery, kukuha ka sa Meralco. Tapos sa umaga, babiharan mo yun. Kaya zero ka pa rin. Zero pa rin ang ano mo, ang bill mo. Kasi isasauli mo sa Meralco yun eh. Yung utang mo eh. Balikan lang kayo eh. Parang hindi ka babayaran ng Meralco eh. Kailangan lang mag-offset kayo. Offset. Yun ang net metering. Kasama yun sa controller. Yung controller ngayon, 15,000 na lang. 15 to 20,000 pesos. Up to 10,000 watts. So, mura na lang yung controller. Yung controller box lang naman yun eh. Para kontrolin lang niya yung output nito. Kasi masyado nga mataas. Di ba nakita mo 20 volts? Eh di ba ang kailangan ng battery is 12 lang? So, kailangan kontrolin yun. Actually, pwede naman tayo mag-charge ngayon. Yun nga lang, kailangan bantayan natin. Kailangan mga isang oras lang, tama na. Yung trabaho ng controller, kontrolin niya yun. Kundi, sayang yung battery. Ang mahal. Kahit yung battery ng kotse lang, mahal, 4,000 eh. Diba? So, battery pa rin ang issue. Issue. Kaya hindi nagsusolar-solar yung mga tao. Ito, tandaan nyo to. Kung 500 watts, 500 watts ha, so, gastos kang 5,000 pesos. So, kung 1,000 watts, gastos ka ng 10,000, something like that. And then, sadly, 50,000 sa battery. 50,000, so 60 na yun. And the controller is 20. So, that's 80,000, diba? And then, labor, and 80,000. So, in labor, and yung engineer na tumingin, electrical, na nag-install, 20,000. So, that's 100,000 total, in all, 100,000. Meron ka ng 1,000 watts. Ngayon, madali na lang yon. May controller ka na, may battery ka na, no? So, next time, kung gusto mo magdagdag, 2,000 watts, bili ka na lang ng panel, 10,000 uli. No? Tapos kailangan mo ipakabit sa engineer. Gastos ka uli ng 5,000. So, pautay-utay na lang. So, magiging 1,000 mo, magiging 2,000 na, magiging 3,000. Kasi i-install yun sa bubong eh. Tapos, syempre, kailangan nyo maganda installation para may access sa maintenance and sa kung ano man mangyari, di ba? Kailangan i-alay mo eh. Iabang mo na eh. Sabi mo sa engineer, dito mo na 1,000 watts, engineer. Pag nagkapera ako next in 3 months, dito naman yung 1,000 watts, so 2,000 sila. Tapos, 3 months na naman, dito na naman. Ganun ang style, no? So, okay to. Ngayon, testingin natin yung power niya. Kung ano ba talaga nagagawa niya. Promising tong solar, lalang ngayon mainit.
Lalo na kung nasa probinsya kayo, nasa farm. Alam niyo sa farm, nakakabit yung mga solar nila sa ano. Sa farm na, hindi na sa bubong dahil nga doon sa maintenance. Tapos, tignan niyo to. Oh. Nilagyan ko ng frame and swivel. So, nagsiswivel siya. So, kung nasan yung araw, kagaya nito, nandito siya, oh, nandun yung araw, oh, isiswivel mo. Manually. Ngayon, ang issue naman dun, pag napakarami na ng panel mo, hindi na magawa ng manually, ginagamitan nyo ng controller. Tapos, may sensor. So, dun na nagiging komplikado yung system. Kailangan mo na i-maintain. Hindi kagaya dati, hindi kagaya nung dati, babayad ka sa Meralco, ahatig niya rito yung kuryente mo, di ba? Ngayon, ikaw na. Self-sufficient ka. No? So, yun yun. Ngayon, rekta tayo ha, sa 20 volts natin. Ha. Rekta tayo. Yan. The fan is working from the battery. No? Ngayon, ito, minimetroan ko. Drawing in 12 volts. So, 12 volts yung fan. Maandar siya. Ngayon, that thing, hindi siya magtatagal ng ilang oras. Nade-drain siya. Ngayon, if you are in the middle of nowhere, wala kang sasaksakan, charge natin yung battery using the panel. Okay? Right now, we have 13 volts. Lalagay natin yung 20 volts ha. Mangyayari kasi, kung wala kang controller, i-assume ng solar panel yung voltage ng battery kasi mas malakas siya. Mas powerful yung battery. Nasa 70 amperes, 72 amperes. Kaya nakakapag-jerk ng starter ng kotse yun eh. Malakas siya. So, i-assume yun na solar. Yung solar panel natin is 1 ampere lang. Mahinang-mahina kasi pinakamura nga. Kaya 1,000 lang. Parang starter kit yan ng mga nagsosolar. 20 watts. Parang testing lang, no? So, kakabit natin yan. Magcha-charge yan. In 1 hour, kaya niya charge itong battery nito. Kasi sa 20 volts tayo, eh. Pero hindi masisira yung panel o yung battery kasi i-assume naman niya yung, ano, yung power ng battery. Kaya nga, boss ka. German technology. Tignan nyo rin yung matitibay na ganun. Sa iba siguro, baka masira yun. Ayan. It's now charging, no? Assuming the, ano, the power of the battery. So, antabayanan nyo lang yan kasi in 1 hour, 2 hours, matcha-charge yan. Tapos malalaman nyo na lang. Kaya kailangan ka talaga may controller, eh. Malalaman nyo lang. Umiinit yung body ng battery. That's it. Ibig sabihin pwede na yun. No? O kaya, detach nyo yung probe. And then, check nyo yung battery kung anong voltage. No? Pero dapat talaga uminit ng konti kasi chemical naman ito. Yung ibig sabihin na gumagana pa yung battery nyo kasi nag-iinit siya pagka nilalagay ng energy. Power. Okay, that's it for you, solar. Kung gusto nyo mag-solar, tingnan nyo yung mga sinabi ko. And weigh it, no? Kung kayang-kaya nyo o pwede sa inyo, sa lugar nyo. And everything. Solar energy, man. Nakakasim na ako.